So mga kaibigan, bali nandito tayo sa kulungan nila. Yan, nandiyan si Lucky. So mga kaibigan, bali ngayon ay ano na, March 8. Sa March 8 mga kaibigan, ngayon March 8, 2022 ha. So ganito mga kaibigan ha. Yeah, basta nagingay na ganito, yan. Ganyang ingay ng baboy. That means simula na po ng paglilabor niya, mga kaibigan. Yan. Ay na, nagsisimula na siya maghukay-hukay. Sinisira-sira niya ng pinto. So yan. So ganyan yung ingay ng baboy mga kapigmate. Pag hindi pa naman talagang totaling labor na talaga siya. Ibig sabihin niya lang po yung simula, sinyalis ng magsisimula na siya maglilabor. So hindi siya mapakali, maingay siya. So ganyan. Tapos ang isa pa po dito mga kapigmate ay yung pagtatay niya ng mayat maya, yung pagdumi niya ng mayat maya. So nandito tayo, ayun, may dumi na naman siya doon. So yun, may dumi na naman siya doon. So ayun, may dumi na naman siya doon. So yun po mga kaibigan. So dakutin ko muna yung mga dumi bago natin yung dumi niya, yun. Dakutin ko muna bago diretso natin yung vlog natin. So yun mga kapigmate, nagsisimula na siya maglabor, kaya siya ganyang kaingay. Tapos kung mapapansin nyo yung dumi ng baboy natin, kabkalat na lang dito yung dumi ng baboy ng nilaki sa gilid na to. Kasi mga kapigmate, pag malapit na talaga siya maglabor mga kapigmate, o nagsisimula na maglabor, yung tae niya mayat maya. Kaya ako po nakabantay, kasi ngayong araw na to, kanina umaga mga alas 8, pinaliguan natin siya. Yan, patuyo na yung kulungan niya. Alas 8 ko po siya pinaliguan, kasi alam ko magsisimula na siyang maglabor. So kung hindi nyo tatanggalin mga kaibigan yung taytay dyan, manganganak siyang puro tae ang kulungan nyo. Kaya mas maganda bantayin nyo kada dumi niya, ay tanggalin nyo agad. So kung mapapansin nyo to, ang ating kulungan na sinisimulan nyo na naman na, yan, sinisimulan nyo na naman silain. So may gamit tayo dito. So ito yung ating ano, may gunting tayo dito. So ito nga pala yung gamit kong pantali sa ano. So ito yung ginagamit kong pantali sa pusod. Ito yung nabili natin ngayon na makapal na sinulid siya. Ewan ko ang tawag dito. So ang halaga nito ay 50 pesos lang. Yan, 50 pesos lang siya. Tapos yung gunting natin na napakatalas, na sanitize na natin to. Yan, may alcohol pa. Yan. Tapos ito, dinamay ko na sa pagbabad. Yung ito kasi yung nipper na ito mga kaibigan, kasi hindi naman tayo ano, gumamit ng pang ano talaga ng baboy. So kahit may ano ito mga kapigmate, may kalakalawang lang. Pero ano naman ito, na disinfectant ko na. Tapos dito lang naman sandal lang may kalawang, sa talim ay wala naman. So ito, alcohol po yan. Yan, alcohol. Tapos nilinis ko na po yan. Pamputol po ito ng buntot, kasi antimano mga kaibigan, pag nanganganak si Lucky, once na lumabas yung baboy, putol agad ako ng buntot. Tapos ito naman, bukas ko pa ito gagamitin. Kung sakaling manganak siya ngayon, 24 oras ang palilipasin natin. Tapos ang gagawin natin dito ay pamputol ng ngipin. So nandito pa, kunin pa natin yung iba nating gamit. Man, nandito na rin yung mga pang-inject natin, na sabihin natin na oxytocin, saka ano, antibiotic o antibacterial. So ito, tingnan na. Kunin ko lang ha, nandito sa ito ko nilagay eh. So ayun. So ito ang ating mga kailangan. So nakaanda na siya, oxytocin, petoxal, saka bacterid. So bacterid ang nabili natin, kasi itong inoffer sa atin ng ano. Yan. So bacterid ang na-offer sa atin ng sa Agri Supply. Tapos oxytocin, petoxal talaga yung gamit ko. Yan. Pero nung nakaraan, ang gamit kong pang antibiotic ay ano, yung nakaraan mga kapigmate, ang gamit kong antibiotic sa kanya ay pen strip. So pen strip ang binili natin, may kamahalan yun, napakamahal. So ito nga po pala ang presyo nito. Itong oxytocin, petoxal, ito mga kaibigan, oxytocin, petoxal na to ay, so ito mga kaibigan, itong petoxal natin ay 180 pesos to, 5 ml. So 5 ml siya nakalagay. Yan, 5 ml lang po siya. Tapos ito naman po ay bacterid. So bali ito, 10 ml naman siya. So sa 10 ml, kasi ang nakalagay dito ay sa body weight ha,
1 ml. So may kita nyo ba, focus natin. So focus. Hindi natin mag-focus. Focus. So focus na lang natin yan. So yan may kita nyo. 1 ml per 20 kilo. Kilogram. So natin dito sa baboy natin. Dito sa baboy natin mga kaibigan. Kung titingnan ko sa bigat si Lucky, ay kulang 300 kilos po siya. O sabihin na natin nasa 250. Lagay natin sa 250. Yung ano natin, bacterid natin, ay kukulangin. So ito kukulangin tayo dito kasi 10 ml lang to. Ito for 200 kilo lang. Si Lucky ay nasa 250 pataas. So ang gagawin natin, underdose tayo. Pero magdadagdag pa po tayo. Bibili pa po ako ng isa pang ganto kasi may kamahalan to. Ito ay 180 pesos ang Bacterid. Ito naman, Petoxal ay 180 pesos din, 5 ml lang. Bacterid 180 pesos. Ano siya? 10 ml. Tapos sa Serene naman natin, meron tayo ditong pang-inane talaga. So 'yan. Ano to? 5 ml. So mga dalawang inject tayo may bibigay dito kay Lucky. So ayan. Sa ano natin. So ano bang hinihingi nyo pang tip mga kaibigan sa gantong nagle-labor na yung baboy natin o nagsisimula na mag-labor. So ano bang gusto nyo malaman mga kaibigan? Comment nyo lang dito sa baba para masagot po natin. So saktong sa araw na to siguro mga kailang vlog tayo kasi maghihintay po tayo ng comment sa mga subscriber natin kung anong gusto nilang malaman o anong dapat kung ano pa yung mga gagawin ko. Habang nagle-labor na sila kayo o nagsisimula na mag-labor. So kagandahan ngayon nagsimula siyang mag-labor ay maaga pa. Kasi totoo lang mga kapigmate, kung manganak po si Lucky, bali anim na anakan niya na, papito ngayon, puro ano po siya mga kapigmate, puro gabi kung manganak. So ngayon sana, ngayong umaga talaga siya manganak, kahit hapon okay lang. Mas focus tayo, madali nating maano siya. So yan, di na siya mapakali. Yan o, papansin nyo yan yung pagkakamot, paghukay-hukay niya ng ilong. Yan, pagkakagat niya ng simento, start na po ng pagle-labor niya. Yan. So, yan o. So, sa ari niya mga kaibigan, kung mapapansin nyo, pulang-pula na po yung ari niya. Kasi nyo, pulang-pula na po. Yan. So, gagawin niya medyo... Hindi na po yan mapapakali mga kaibigan. Kaya kayo, kung pag ganyan yung baboy nyo, hindi na rin mapakali. Dapat, sabayan nyo na mga kapigmate, yan na sinasabi na dyan na po kayo maging abala sa baboy nyo. Hindi pa nagle-labor, abala na kayo, magpupuyat na kayo, kakabantay ng baboy nyo. So, pinapagod nyo lang po ang sarili nyo. Hintayin nyo lang po nang magpakita ng sign yung baboy nyo na nagle-labor. So, o nga pala, may kulang pa tayo. So, ito na yung mga gagamitin natin. So, antibiotic, tapos oxytocin, Serene, panali sa pusod, gunting, pamputol sa ngipin. So, ano pa bang wala natin? Wala pa tayo mga kaibigan na basahan. So, sakto, may nabili ako dito kanina sa Changi, na basahan. So, kortina siya, nasira-sira. Ang hirap bumili ng basahan dito. So, mayroon tayo nabili dito, 50 pesos. So, ito. So, malaki na to. Gugupit-gupitin natin to. So, ito mga kaibigan, may nabili tayong kumot. So, ito yung kumot na magandang tela to pang puna sa mga big. So, may papapansin nyo, butas-butas na to. Binili ko pa itong 50 pesos sa Changi. Yan. Kesa mga damit ang ano nyo, namili na kasi yung tela mga kaibigan na mabilis makatuyo sa katawan ng big pag nanganak yung inahin natin. So, ito, gugupit-gupitin lang natin to para marami tayo magamit. Ayan. So hanap lang tayo ng maganda-gandang ano. Ganto po tayo mag-prepare sa panganganak ni Lucky. Habang si Lucky ay nag-ano siya. Hindi niya pa alam kung paano siya manganak. So ayan. Ayan. So kupit lang tayo na maliliit para
maraming magamit. So, panoorin nyo muna si Lucky mag-labor. Ayan, ganyan po siya mag-labor mga kaibigan. Kaya, napakadaling ma-detect natin kung ang baboy ba natin ay malapit na manganak o matagal pa. So, ganyan lang. Lucky, camera ha. So yan mga kaibigan, ganyan sila kayo. Pero sa ganyan mga kaibigan, pag ganyan nagle-label siya, medyo hindi na ako lumalapit sa kanya. Nihintay ko na lang siyang manganak o may lumabas sa kanya. Kasi pag lumapit ako sa kanya, hindi naman siya matapang o ano mga kaibigan. Kaya lang, nang susungkal siya, sinusungkal niya ako. So nga pala mga kapigmate, pag ganyan nagle-labor yung baboy nyo, hindi naman po agad-agad manganak yan. So pwedeng umabot pa siya ng gabi, o basta pag nag-labor kasi sila, iba-iba kasi mga kapigmate ang baboy. So iba-iba kasi mga kapigmate yung baboy, kasi mayroong baboy na pag once na nag-labor, mga sabihin natin na oras lang, mga 5 oras yan manganak na, 2-3 ganyan manganak na. Kasi sila mga kapigmate, pag nagle-labor yan, minsan, inaabot siya labor umaga, gabi ang anak. Nung naunang anak niya. So ngayon hindi natin alam kasi paiba-iba po yung ano ng baboy. So pagbasdan niyo na lang po para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-labor yung baboy. Thank you.
Sa siya nga pala mga kaibigan, pag napansin nyo nagle-labor na yung baboy nyo, kahit oras niya na ng kain, huwag nyo nang pakainin. Okay? Kung magpakain man kayo, kung medyo naawa kayo sa baboy kasi hindi nyo papakainin, kailangan niya rin ng lakas. Maglagay na po kayo ng dextrose. Maglagay na kayo mga kaibigan ng dextrose powder sa inumin niya, tapos saka kayo magbabawas ng pagkain. Huwag naman sobrang bawas, sobrang dami na babawas nyo. Yung tingin nyo lang na magkakalaman lang siya ng baboy kasi mahirap na kasi mga pigmate. Kailangan niya ng lakas, tapos tatanggalan nyo na pa ng pagkain. So, tama lang na bawas mga kaibigan. Dextrose powder mga kaibigan, malaking tulong po yon para yung baboy kahit kukunti ang nakain, hindi po siya manghihina. Ang kailangan po ng baboy natin habang nanganak, lakas ng katawan. Yun po. So, mga ganyan, so, pag ganyan higa-higa pa rin siya, medyo mukhang matatagalan pa nga. Eh, laki, manganak ka na. Manganak ka na kung manganak ka, okay? Okay? Manganak ka na kung manganak ka na, ha? Ha? Para rin naman naiintindihan ng baboy. Yeah, winawasak na naman ni Lucky ang pintuan. So yan, ganyan siya magwasak ng mga ng pintuan mga kapigmate. Kaya yung may mga alaga ng baboy dyan mga kaibigan na, nakawayan lang yung kulungan. Mag-isip-isip na po kayo lalo na kung pinahin ang inyong alaga. Ulitin ko pala mga kapigmate ha. Si Lucky po ngayon ay 116 days.
So medyo mapapaga yata ang anak niya, mga kapigmate. So ito, medyo marami na tayo dito, mga kapigmate, na nagawang basahan. So, 'di ba? Ang dami na yung kumuta. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. O, ang dami, mga kaibigan, kahit gaano karami anak ni Lucky. Tigi-tigi isang bake niyang basahan. Okay na okay. Makakayanan natin yan. So, ito, si Lucky. So, mukhang ano yung uli natin tong vlog na to, mga kaibigan. So, medyo po-post natin or mamaya na lang natin ko-continue. So, mamaya, tingin ko mamaya na natin ko-continue to pag nanganak na si Lucky or nagsimula na. O, simula na mga anak. Ayan. So, hanggang dito na lang muna, mga kaibigan, ha. Abang-abang lang po tayo hanggang sa mga anak si Lucky. So, maraming salamat. Ito nga po pala si Jan Jerry Aldo ng All About Pig Learning.